sa game number 3. And I do feel na naging factor na binan ng Suwa Execution Punishers dito yung Franco na nawala sa Signal Ultra Warriors na nagpanalo sa kanila kanina. Indeed. Eason Esports. Eason Esports. Pati syempre, kapag binan mo yung Franco, ibabandi natin yung dalawang comfort hero ng tank ninyo na si Chaknu. Oo. Tanggal yung Grak. Oy, wala, rather, pinili yung Grak nila sa side nila and also side naman yung Minotaur. So, tama. Grabe. Ganda, respect para sa dalawang teams na to, mga kaibigan. Dito na nga sa ating Game 3 Draft. 1-1 ang score. Signal Ultra Warriors at Suwa Execution Punishers. Ban, syempre, hindi mawawala ang Leomord. Talagang ayaw nilang ibigay at ayaw din nilang gamitin. And also yung dalawang, yung kaninang peak of potential, yung Way of the Dragon ni Cho, ang laking impact nun para sa side ng Suwa Execution Punishers. Talagang ibaban at ayaw nilang ibigay. Ayaw nila ibigay, pero mukhang ipaprioritize na ng Signal Ultra Warriors itong Digipick na talagang mukhang pinapractice nila dito, Kuya Tads. Makakita ba tayo dito ng Syre Johed and ng Syre Veigar? Mm-hmm. Pare ko, kakaiba. Tingin ko... Kakaiba talaga? Gana eh. Tingin ko gana yan eh. Well, yung Veigar gana, tingin ko gana yung Veigar eh. Oo, oh, tingin ko rin. Oo. Oh. Ano talaga yan? It's all about initiation and also... Cyclops! Sorry, babe. Pasensya na, guys. Kasanay lang. Nawala kasi yung Cyclops sa meta. Nawala sa meta. Marami tayong kinakas na mga games eh. Kaya medyo nagkakalituan lang. Pasensya na po. Hindi ko po sadya. Cyclops po yun. Cyclops. Pati tingin ko rin kasi Cyclops gana eh. Kapag yung ultimate niya, the amount na... Meron ang heat-seeking na stun. Yeah. Ang laking factor din eh. Parang almost the same with the Joehead mechanic eh. Oh, kaso meron nga lang ejector. Meron kang instant pick-up. Instant pick-up potential. Instant pick-up na makikita. Okay. Pero eto, Nako, siyempre. Ito yung pinanalo ng Signal Ultra Warriors. Sila ang gagamit na naman ngayon. Going back to the roots. Oh, going back to the roots. The Yakumania. At nakuha din ni Eason yung Franco niya. Oo. Kaso eto, men, nag-prioritize ng Akai ang Suwa Execration Punishers. Parang medyo iba to, ha? Mm-hmm. Usually, binibigay nila yung Grak and the Minotaur kay Chaknu. Pero, oy, your team lumabas na. Lumabas na. Ang secret weapon. Secret weapon. Tingin ko, no loss pa si Kuya Musapno dito sa Claude. Sa Claude, eh. No? Oo. Oh, kung hindi ako nagkakamali, no loss pa siya dito, eh. Tsaka favorite niya yan, si Claude. Mm-hmm. Yung... na may interview sila. Oo. Di lumabas si Chaknu sa Dokil. Sa likod. Si Chaknu na si Dexter. Oo. Oh. My partner Dexter. Oh. Pero ang ganda nun, ha? Kung hindi nyo pa napapanood yun, mga kaibigan, punta lang kayo sa The Nationals page, fb.com/phnationals. Click nyo yung videos at yun yung makikita nyo yung mga favorite players ng ating, favorite heroes ng ating mga players. Saka ginaya pa nila yung mga salitaan. Oo. Talagang gana yung video na yun, nakakatuwa. Nung unang panood ko nga nun, tagang lap trip ako sa pinakahuling-huli, yung kay Chaknu. Kay Chaknu. Oo. Bagay-bagay, ano yun? What's your name, boy? Kasi yung interview nga niyan, nakakalimot nga siya ng mga pangalan, di ba? Oo. Sakto, bagay si Balmond yun, di ba? Oo, si Balmond. Okay, eto, Katita, last ban for Suwa Execration Punishers and Grak para dito sa Signal Ultra Warriors. This is interesting dahil Mage ang tinanggal nila. Mm-hmm. Ano naging dilema din ng Suwa Execution Punishers kanina nga talaga itong Kadita dahil napipigilan yung aggression nila. Paano nga ba naman kapag tumalon ang isang Esmeralda with a Falling Star Moon, lalapagan lang ni Kadita ng Breath of the Ocean. Pati yung isang magandang factor doon sa Breath of the Ocean kasi mayroong isang mechanic na kapag tinamaan, kahit full yung armor, yung shield rather ni Esmeralda, pag tinamaan siya ng Breath of the Ocean, pagbagsak niya, wala na yung shield niya. Oo. Kasi yung oras yung na hindi siya nakakuha. Ang galing mo doon, Kuya Tats. And yun din actually, na ang Kadita ang tumurog sa very aggressive playstyle ng mga Pinoy kasi nga, napipigilan eh. Yung sinabi mong segundo na nasa Erica, makakuha na kagad ng plano yung Signal Ultra Warriors kung sino man yung gumagamit nun, kung paano mabaliktad yung game. Indeed. Pati ang laking gana nung rough waves niya. Isipin mo, meron kang mababurst na isa plus the fact na meron kang hidden mobility, meron kang invisible frame na hindi ka kayang tamaan, and also the positioning na kayang ibigay ng pagbalik ng rough waves niya. So again, ang gandang ban sa side ng Suwa Execution Punishers, respect para sa Desanias, Kadita. Yes. But picking up Desanias, hovering over the Gushen and also securing another pick here since si Zapno ang mag... Wait. Tingin ko magsaswap pa to eh. Magsaswap pa yan. Chaknu sa Minotaur, tapos Zapno sa kanyang Claude. Yeah, it's going to be another... Oh man, nilabas ng championship si Leyna. Mm-hmm. Kung wala kang Kadita, Breath of the Ocean,
aasa ka dito, syempre, sa Abyssal Arrows, to negate the aggressiveness. And Kuya Chakno, on the Minotaur, nagagangster-gangster, medyo kailangan niya atang maging maingat dahil pwede siyang tamaan ng limang segundong pana tapos mababurst siya. Tignan natin kung magiging effective ba yung pagiging siga niya dito sa larong to. Indeed. Grabe. Tingin ko, preparadong-preparado dito ang Signal Ultrawire since alam nila na mahilig mag-invade si Chakno para makakuha ng impormasyon, eh lalagyan nila ng mga traps, ng mga abyssal traps in the Vibor para may information sila na makikita. Okay, saan pupunta dito yung team nila? Kapag mayroong nawalang isang trap sa minimap, okay, dun tayo nandun sila para natin i-approach ng fight na to. And also, deleting so the shields of Esmeralda pag tinamaan siya ng abyssal arrow. Tama ka dyan. Eto na, ladies and gentlemen. Game Number 3! Signal Ultra Warriors para dito sa Blue Side, Eson Esports. Eson, bilang ang Franco, Yaku, bilang ang Karif, you as the Selena, Disanya bilang ang Gushon, at si D ang gagamit ng Diggy. At sa side naman, Suwex Nation Partnership, we have May sa Esmeralda, Pakbet naman sa Lunox, Zapnu para sa kanyang trademark na Claude Sire para sa Akai, at Chakno ang gagamit ng Minotaur. Kuya Tats, parang itong laro to, nagkalabasa na ng mga best picks, ah. Oo, tol. Kung iisipin mo, eh, no? Oo, kasi tingin mo, ano na yan, eh. Siyempre, yung dalawang team na yan, ayaw magpapatibag yan. Merong pinangahawakan na record ang Suwex Nation Punishers. At kailangan tagal nilang ilabas yung mga safe heroes nila, mga comfort heroes. Totoo. Tingin ko, ready rin ang Signal Ultrawires dito para makapagbakbakan. Top points. Rotation lang. Puntos ang pinaglalabanan dito, pare ko, eh. Unang dugo. Ladies and gentlemen, pero ano pa din, eh, so execution having 12 points, medyo mahirap pa rin mahabol, pero still yung pride, yung ego, kumbaga, na wala kayong talo ay nabura na ng Signal Ultra Warriors, at mukhang gusto pa talagang ipunish dito as the Iron Hook won't connect. Eson, Disanya, and D trying to go for the crab. Ladies and gentlemen, Chakno will go for the jump. Nahila siya dito, ladies and gentlemen. Pumapasok ang second skill ni Baring May. Papasok Shadowblade Saturn, Disanya dito. Disanya? Wala mga ulti. Yung mga tao dito, here comes the arrow for Mr. View. Sino ang may target dito? That's going to be the first blood para kay Disanya. Man, the aggressiveness and the sustain ay talagang nagpe-pay off para dito sa Suwa Execution Punishers. Pati yung early rotation ng Suwa Execution Punishers, alam nila na kailangan nila kontrolin si Gushen as early as possible, napakagandang 1,000 pound nila naman. And also, a Stardust Dance para sa Esmeralda. Mukhang mahuhuli sa ito na arrow! Plus, the Abyssal Trap will secure that kill. 1-1 na mga kaibigan. Siyempre, di ba rin mapatalo sa Siren. Humabol si Pew. Okay. Nalagay yata ng trap. Enough ba yung kain? Oh, pumapana! Muntik pa! Taplis lang! Taplis lang! Ako. Pero Hooker T, mula dito na naman, Eson Esports! Saktong-sakto! Huli ka, boy! 9 seconds sa sidelines para kay Lunox. At ang ganda, yung mga priority heroes ang nahuhuli ng dalawang teams dito. Grabe tong laban na to, men! Suwa Execration Punishers! Ang lupit ng mga box out nila sa baba. Huli si D, pero bawi ka agad yung Signal Ultra Warriors. Feeling ko, guys, huwag kayong kukurap, eh. Ang kumurap talo, guys. Tingin ko mas mabilis pa to sa sinabi mong mas mabilis pa to. Oo. Yung inaro na itong game 3 na to, tol. Mabilis pa sa basto. Mas mabilis pa sa basto, tol. I like it. I like what I'm seeing. Again. Very good. Again, Kuya Tads. In my opinion, gusto ko lang makita na sobrang legit na ML action. Oo. At dito ko nakikita sa laban na to. Suwa Execration Punishers utilizing their shields dun sa early game, pero biglang baway si Eson Esports with the hooks. Oo. Kakaiba. Alam nila, dito natin nakikita, sabi mo kanina, bago pang simula yung series natin, na laging dalawang yung skirmishes, hindi sila nagkukumpulan as a 5v5. O hindi. Meron laging pick-off na nangyayari. Oo. Kumbaga, kung dalawa yung shoutcaster, parang dalawa din yung clash. Pwede yung shoutcast nung magkaipag-shoutcaster. Parang ganun, eh, no? Saktong-sakto. At sila pa nga makakuha ng turtle sa side ng Signal Ultrawires. Nakita na natin ito kanina. At si Lunox ang makakakuha. In threat na ngayon, ang tier 1 turret ng Signal Ultrawires. Ang grabe aggression ng Suwa Secretion Parishes dito. Iron Hook mo kayo. Hindi tama, but still, objective is the name of the game. Correct. At grabe yung ikot. Pagkatapos ng mid lane, iikot na naman agad sila sa top lane rather. At alam yun ni paring Yaku, mukhang magbabak na siya dito, pero papasok si paring Chakno dito. Yaku with the Phantom Step. Pero ayan, hello teammate. Sabi dito ni Baring Zapnu, wow! Nice pick off para dito sa Suwa Execution Punishers. Pati, hindi, alam ni Chakno na
kayang-kaya niyang tangkihin yung tower damage. And oo, that should be enough para makapasok si Lunox at winners niya agad ng Darkening into Chaos Assault. So, ang dami ng objectives na nakukuha ngayon, ladies and gentlemen, ng Suwa Execution Punishers. Another miss hook para kay Eson dito, and that will force Signal Ultra to back off. Hindi ito matama yung pana ngayon. Di paring view, wala pa tayo nakakita ng Clutch Arrow onto the Pitas. Zapnu ay unti-unti nang lumalakas dito, Kuya Taj. Nako. And I would actually pick the Claude against the carry kapag super late game. Indeed. Okay. Nako, mo sa middle lane naman, Falling Star mo mo dito, mga Hurricane Dance, enough na enough ba yun? Mukhang makakahuli nga ba yata siya? And si Few with another advancement, huling-huli si Akai, 15 seconds, pero si Zapnu ang magiging problema dito. Yeah, si Zapnu and Chakno connection. Zapnu and Chakno na napatay din. Actually, napatumba, ladies and gentlemen, ang carry sa bandang top lane, so medyo madidelay ng bahagya itong farm ni paring Yako and Zapnu just stacking all those Art of Tiberius. Si Tisanya magiging main target dito. Sampanin si Eson na medyo nag-miss ang kanyang Iron Hook. Pakbet, nakita mo sa sobrang bilis ng pasan si Pakbet. Yung mga sago-sago, lumipat na sa kabila. Oo, grabe. Nangahabol yung sago, mga kaibigan. But tinan mo naman, unting minuto lang, wag na wag kang kukurap kasi almost 25% na agad yung naiiwang structure sa structure HP sa top lane. Grabe. At mukhang matutuluyan na nga si Zapnu, makakakuha na naman ng isa. And again, that should be a secured item na naman in the next 2 minutes. And he now has the Demon Hunter Sword. And actually, you can purify the Iron Hook. Medyo may time ka eh para mapindot yung purify mo kapag tumama. Kasi pag tumama yung Iron Hook, ano muna yun eh, tatama muna sa'yo. Split second, may delay ng onte bago ka ma-hook. Ngayon, kung ma-utilize sa tama ni Zapnu yun, meron pa siyang BMI pang in-out, tapos extra damage gamit yung Demon Hunter Sword. Tama. At grabe naman tagay. Ito, Chakno mukhang nagdedelikado. Reverse time gagamitin pa. Di siya makatakbo. Sire also helping Chakno to get or to at least absorb some of the damage that's been dished out by Signal Ultra Wars. Pero Signal Ultra Wars, disiplinado. Ayaw nila magpapapick off. Since alam nila na medyo behind sila, na napakunti lang naman. Pero yes, Signal Ultra Wars just securing, making sure na mag-initiate sila just by picking off those targets na kailangan. Both of the teams securing items din dito, and Suwa Execration Punishers dominating the map by having another turtle sa kanilang buffs, ladies and gentlemen. 6 minutes in. Tama ka, Kuya Taj. Tignan natin dito, Pakbet, kumukuha ng okay, konting damage. Siren, papasok ng Thousand Pounder. Hindi na naman tumama yung Iron Hook ni paring Eso dito. No casualties whatsoever for both of the teams. Pero nang sasayko lang ang Suwa Execration dahil mukhang bababa sila sa ating mapa. Nang sasayko lang talaga. Isa yan sa mga magandang, hindi, ito yung mga bagay na hindi tinuturo. Mukhang tinamaan ng arrow, Few. Nagdi-decide pa yata siya, mukhang hindi yung tatamaan si Pakbet. Suppress. Napaganda Falling Star Moon. Nag-Falling Star Moon. Pero nako, nakakapag-normal dito sa paring Yako. Pero sa paring Pakbet, si Yako ang target ko. Pero tumama ang isang shuriken para doon. Oy! Sa Akai. Ayunok na naman. Hook City is real for Eson Esports. Triple kill para kay Yaku. Pumapana, mukhang hindi natatama. Pakbet ng sasayko lang. Hello, old teammate! Hello, old teammate! Grabe naman talaga, pero mukhang nakalamang ang Signal Ultra Wars doon. Tamang hintay lang, patience. Sa Virtue, mga kapitid, si Few mukhang nagdinalik at ubed. Mukhang makamati naman siya. Oh my G! Pero pumasok si Zapnu dito. Siya nalang mag-isa. Yaku, habulin pa siya. BMI out. Si paring Zapnu dito. Nakuha ng isa ang Suwa Execration Punishers at kailangan nila yon, tol. Kailangan nila yung pasok ni Zapnu doon. Mukhang hindi yun asi move eh. Hindi. Kasi nalugi yung Suwa Execration Punishers. So Zapnu, with the right mindset, gawa tayo play para hindi sila makakuha ng objective. Indeed. Kasi hindi ano eh, medyo mahirap kapag hinahayaan mo nang hinahayaan yung Signal Ultra Wars na gumawa ng play. Kasi doon nang di-build up yung confidence. Parang nagkakaroon ng mindset yung Signal Ultra Wars na okay, sige, hindi pa palagto, kaya natin lumaban. At yun din yung ginawang pang-cycle ng Suwa Execution Punishers. Akala nyo hindi kami nalaban, lalaban kami. May reverse time na magaganap dito kay paring Sire. Grabe, pulado kagad ni Sanya. Goes in for the Shadowblade Slaughter. Malalasin dito ni paring D. Another pick-off para dito. Look na naman! Eson Esports na naman. Let's see. Chakno magiging target dito. Pero Zapnu with the Blazing Duet. May arrow na tatama dito, ladies and gentlemen. Pakbet goes for the kill sa Sun. Here comes the Falling Star Moon. Pero dash out si paring Few. Both of the teams backing off. Dalawa mawawala dito. Suwa Execution Punishers at isa sa Signal Ultra Warriors. Yung arrow mo kung tumama kay Zapnu, the damage na enough. Pero yung burn, unti-unti, it will force Zapnu to TP away. Bobby. At enough na yun para hindi nila makuha yung Lord. Tama ka dyan, pero Bobby, yung damage yung Selena. Grabe na. Grabe. Ang laki, nansusunog pa mga kaibigan. At grabe yung momentum na yun. Tatlo sila doon. Tingin ko, dapat kukuha sila ng ano eh, ng Lord eh. Pero with that abyssal arrow combination from Few, nagbigay siya ng unting, siguro mga 2 minutes para sa team niya para makabawi. Oo, tsaka may threat. Men,
Parehas may ano, parehas may hulog talaga, tol. Oo. Pauna na to, tol. Dikit na dikit talaga, tol. Oo. Dikit na dikit. Hindi malabo na makakita ko dito ng turnaround. At depende talaga sa positioning. Pati yung disiplina ng dalawang team. Okay, another hook. Papasok na naman dito. Papana dito, ladies and gentlemen. Tumama dito sa Esmeralda. Pero papasok dito ng ikot-ikot lang. Si Parang Sare, pero may time. Journey is real. Nagsiset up dito si May ng Falling Star Moon. Pero mukhang tatamaan lang ang mga bato. Pero tumama din yung Iron Hook sa Minions. Parehas silang nalilito. Parehas silang nalilito. Ramdam nila yung pressure talaga ng isa't isa dito. Oh, muntik pa tumama yung Abyssal Arrow. Pero few mga nag-aabang lang din. Gathering information. Disanyo mo pumasok sa loob. First time. Samno! Okay, mukhang mawawala si Samno dito. Pero pulado dito ang dalawa sa side ng Signal Ultra. Pero hindi, nagkakalabanan pa. Ay si May, dinanakaw na yung mga shields nila. Pero dalawa pa din mawawala sa kanila. No. Ladies and gentlemen, Suha, nagkahabol. Apat na hero dito. Minoon po sa tatlo. With the tabong technique, double kill. Para dito kay paring May. Eason Esports na naman. Sabi niya dito, ako lang. Falling Star Moon. Falling Star Moon para kay May. Kinagat siya ng 7 Lions Zero. Pero mukhang magbabak na ang Suha. Negated ang Lord Attempt. Pero Signal Ultra Warriors, tabla pa din ang laban, Kuya Taz. Grabe, tol, hindi din sila nag-aalayo when it comes to net worth. Almost 1K net worth lead lang sa Suwais at Asia Punishers. Pero dito magkakaroon ng pagbabago. Pag nakuha na ang Lord, mga kaibigan, advantage yun. At least one tier one turret sa side kung sino makakuha dito. Iso, nag-aabang lang, looking for a right positioning. Abangers, inaantay niya si May na makakuha ng isang magandang stun combination. Oh! Hooker D! Welcome to Hook City, ladies and gentlemen. May time journey na magagalap abang si Samno. Umiikot sa palang kilit sa may BMI out. Dalawa mawawala to sa Suwa Execution Punisher. Pero isa sa Signal Ultra habang si Sire medyo pulado. Umiikot-ikot lang si Paring D. Buhay pa din ako. And Disanya with a disgrace technique. Pero papasok si Samno dito. Hinahabol ng mga shuriken, mga kaibigan. Numonormal pa. Uma-Art of Thievery, pero mukhang tapos na. Men, we have ourselves a ball game! A ball game indeed, mga kaibigan. At syempre, ang Lord uncontested pa rin. Lahat ng mga pangyayari nangyayari doon, tingin ko kilala na kanila makakuha ng kahit isa pang turret sa side ng Signal Ultra Wars. Which, what happened right now? Mukhang si Zapno, 10 stocks ng Art of Thievery. Saan ka pupunta? Where are you going, Kuya D? Pero Kuya Zapno, pumasok ng BMI dito. Samaan mo pa ng Blazing Duet. Medyo mabilis na yan. Medyo mabilis na yan, men. Grabe naman yun, Kuya Zap. Gabi sa kasi Kuya Zap mag-stack ng Art of Thievery dito. Hindi siya mag-initiate, hindi siya makakuha ng 10. Kaya again, mga kaibigan, mas malakas ang Blazing Duet kapag 10 ang stack ng Art of Thievery ninyo. Totoo, dahil nga of course yung attack speed mo ay talagang tuloy-tuloy lang. Napitas si Paring D dito, ladies and gentlemen. At ngayon, libreng Lord para sa side ng Suwa Execration Punishers. Paring Tads, lamang yung Signal Ultra sa kills, pero Suwa Execration Punishers, nasa kanila ang buong mapa. Zapno, siya ang magiging X-Factor para sa laban na to. Pati, ang ganda ng disiplina dito ni Zapno. Nag-BMA siya, hindi siya mag-overcommit hanggat hindi siya nakakaiwan ng BMI. Oo. Pati mga kaibigan, yung follow-up ni May, yung on-point Falling Star Moon, able to take down every core hero sa Signal Ultra Wars. So again, you need to keep an eye on the positioning sa side ng Signal Ultra Wars for them to make this comeback. Kahit lamang sila sa kills, pero sa objective, lugin-lugi sila. Correct. At saka ang gandang combo, men. Chakno and Zapno, Domino One's Fury plus the Blazing Duet. Favorite combo yun ng mga lahat eh. Tingnan natin dito. Easy lang. Hindi ka mag-overcommit. Tier 2 lang yan, mga kaibigan. Pero syempre, mag-aabang lang yan ng isang magandang Iron Hook para kay Eason Esports. Oh, pero men, I do feel Mino One's Fury plus Blazing Duet, Chakno and Zapno, wala ka ng ibang kailangan sabihin pa. Mm-hmm. Para dito sa Suha Execration Corrosion side para kay Zapno dito, Kuya Tads. Nako. At yung Lord dito, mukha nung mapas na mapas. Nagdedelikado ang Tier 3 turret ng Signal Ultra Wars. At kailangan na tagal nilang patayin yung Lord dito eh. Kasi kaya nilang kontrolin. At then also the targeting, it will be easier for them to target an enemy hero without the Lord. That is a level 1 Lord. Medyo alat yung mga pana dito ng Championship Selena ni Paring Pew. O talagang sadyang magaling lang umiwas ang Suha Execration Punishers dito. Wind of Nature coming out para dito ay Paring Kari, kay Paring Yaku. Is this another Yakumania show, Kuya Tads? I'm excited para sa next clash dahil pwedeng matapos ang laban after that. Pwede pa talaga. And also with that pickup from the Yaku, at least makokontrol niya yung damage once na nag-blazing duet na si Zapno dito. Ay yung opportunity, the split second na merong open time, ay kayang-kaya nilang mag-dish out or kahit yung mga tanks rather. Okay. Ng Suwa Execution Punishers dito makakaya makahuli. Pero mukhang huli na naman si Paring Sire dito, another hook mula dito sa Signal Ultra Warriors na gusto lang iwasan ng Suwa Execration Punishers. Grabe talaga. Libreng blue buff para kay Pew doon.
Oo. Kumbaga parang ikaw yung nagsaing, iba yung kumain. Ikaw yung nag-ipon, pinambili ng kapatid mo ng sapatos. Parang ganun yung nangyari. Oh, talaga. Pero si Zapnu, again, naghahabang lang ng magandang stocks yan. Magandang timing for them to, well, para makaentrada ulit sila. Since the damage has been done din naman eh, sa top lane eh. Kailangan correct nilang i-secure yung ganitong klaseng aggression. Pero syempre, kilala ang Signal Ultra Wars for that comeback potential. Correct. Wag lang nilang bigyan ng magandang opportunity si Yako dito na maka-dish out ng mga physical damage para yes makuha yung mga tanks sila. Kasi once na nasira yung tanks ng Sue Exhalation Punishers, sobrang dali lang i-dish out yung backlines. Yeah, bukod doon, Kuya Tads, Signal Ultra Warriors, they're very patient on utilizing the Iron Hook and the Abyssal Arrow. Nakita natin yung unang Iron Hook defense on Mr. Cyre. And kung anong kailangan gawin ng Sua Execration, abangan nila yon. I do feel after the Iron Hook, after the Abyssal Arrow, they can go all in. Dahil wala na yung threats na meron itong Signal Ultra Warriors. Indeed. Ngayon, yun lang ang inaabangan ng Signal Ultra Warriors. Eh. Flicker, hook flicker, pitas isa, kuha ng bahagyang clash sa bandang gilid, hoping na manalo, go for the push. Indeed. Pareha silang pressure dito, actually. Pati makikita mo, ha? Hindi na nag-overextend yung signal eh, kasi alam nila na meron talaga silang Iron Hook factory. Eh. Kapag nakahuli ng isang core hero, kahit si Zapno, kung nahuli si Zapno, kapag hindi available yung BMA niya, kasi meron pa siyang unting cooldown para mapag-BMA ka eh. Correct. That will be the opening. Yeah, that will be the opening. And it's hard for a Claude to get stacks the Art of Thievery kapag lamang kayo. Indeed. Kapag lamang kayo, kasi wala kayong minions na ano eh, wala ka pwedeng minions or heroes na unless magtabi-tabi yung heroes. Oo. Pero kung iwahiwala yung heroes na medyo sanay yung Signal Ultra, kailangan ni Zapno ng magagandang stacks. Indeed. Makakuha ng magagandang stacks para ma-shoot yung sinasabi mong Blazing 2. Unti lang kasi yung window eh. Yung unting window na kaya mong mag-stack ulit. Oo. Meron kang mga point o mga 1 second siguro para ulit-ulit yung Art of Thievery. And also, that is giving them a little bit of time para makapag-farm and also on the side of Signal Ultra Wars para makakuha din ng unting map advantage. Keep in mind though, there's still the threat of the Minoan's Fury. Ang laking bagay din nun. Kapag nakahuli sila ng isang Minoan's Fury into Blazing Duet, Falling Star Moon, ang dami nilang kayang pwedeng gawin. Plus yung damage ng Order of Brilliance plus the Darkening na galing sa Lunok. So again, dapat hindi sila magpapahuli sa Minotaur. Sobrang lupit na combo. Mm-hmm. Sobrang lupit na combo. Ladies and gentlemen, guys, yung laban natin ngayon ay parang pang-championship na. First series of the day pa lang yan. Signal Ultra Warriors vs. Sua Execration Punishers. Man, guys, please do share the stream. Mainit ang laban natin. Man, next game natin, mainit din mamaya. STA Olympians vs. Bren E-Pro tsaka PLDT Smart Omega vs. Happy Feet Emperors. Pero ngayon pa lang, binibigyan na kayo ng The Nationals ng parang pang-championship na gera. Indeed. Pati kikita mo naman, sobrang init pa lang talaga. Ako, hindi ako, sobrang masaya ako na nag-game 3 tayo. Ako din. Kasi, ako din. Hindi siya yung one-sided talaga. Hindi siya ganun tipong snowball. Nagbabatuhan sila ng bara. Kumbaga, yeah, parang bibigayan sila. Sige, lagi merong rebat. Nagkabasahan eh. Nagkabasahan. Oh. Kumbaga sa sa rap contest, yung mga judges, we go for OT. OT, lahat. Parang ganun eh. O, planado. Hindi, kailangan mong i-OT yan. Hindi sapat yung, hindi yung dalawang games lang. Hindi pwede. Pili ko game 4 eh. Piling ko game 4 eh, no? Parang dapat para panalo ka to 20 puntos yung lamang. Yung lamang, Para palagpala. Pero hindi pwede. Pero hindi pwede. Siyempre, BO3 lang tayo mga kaibigan. Ito na nga, magbabalik na nga tayo sa ating game 3. 15 to 13 mga kaibigan. Papasok na tayo sa ating 15-minute mark. Pero nakikita nyo naman sa ating net worth lead. Lamang pa rin ang Sua Execration Punishers ng 3,000 or make that 2,000 mga kaibigan. Pero timing lang. Itingin ko, wala pa rin talagang solid na mananalo dito sa current status. Sa tingin ko, ang dito Kuya Tads, it's make or break. You don't want risky plays as well. Mm-hmm. Kailangan mo lang ng isang surety. And mukhang Sua Execration, ma-sure sila sa kanilang positioning sa laban na to. Sabi nila, gusto namin ipa-interview ulit si Chakno. Gusto namin ulit mag-trending. Pati alam nilang yung next objective dito yung Lord eh. Well, it's already a 12-minute Lord, so ang laking impact niyan. Kapag pumunta yun sa mid lane, secured ka agad, nabasag yung mid lane, it will be easier for them to commit, lalo't merong pang-stronghold. Kasi yung Lord, other than pushing the towers, meron ka ding isa pang hero or isa pang body bag na kayang sumalo sa mga Lord, damage. Sa damage. Sa side ng Signal Ultra Warriors. At saka bukod sa body bag, Kuya Tads,
meron ka pang talon. Talon, sa extra damage on the Lord 2. Ngayon, medyo mandidelay yata ng bagay ang Signal Ultra dito dahil nga kumuha sila ng defense abo na sa taas. Pero mukha magkakabula na. Silent goes for the Hurricane Dance. Pero may time Jordan magkakamit dito. Si Yako may target dito. Pero Samnu goes for D with a Blazing Duet sa by BMI out. Wow. May ata dito ang side ng Signal Ultra. Pero napapalaban pa si Lisanya doon sa manang gilid. Inaabot siya, ladies and gentlemen. Dalawa mawawala Signal Ultra Warriors at nagkakasigawan na. Lisanya papalag na lang pero medyo bitin pa. Suwa Execration Punishers, they want the Lord. Nako. Gusto nila makuha to. At unting-unti na lang talaga. Mukhang 50% HP na lang mamatitira sa Lord dito. Signal to Mars, looking for a nice positioning. Yaku with the arrow, mukhang tumama sa Esmeralda. Nakapasal from the Lord. Si Sire, meron siyang immortality. But unti-unti, ito na nga yata masisecure na ng Suwa Execration Punishers ang Lord, mga kaibigan. Plus the Holy Crystal pickup from the Esmeralda. And man, Zapnu with the immortality. Blazing do it in. May wow. Counter yan sa isang Diggy na wala man lang kahit anong protection. Nice usage of the time journey though. Pero bait lang pala yung Hurricane Dance. Is this another comeback story para Signal Ultra Warriors? Tingin ko mahihirapan na dito yung Signal Ultra Warriors. Eh. Again, they have enough pressure. Yung draft ng Sway Execution Parishers are built into this kind of scenario. Correct. Ang dami nilang kayang gawin pang AOE. Correct. Kapag nahuli sila, hinihintay na siguro na nilang magmarcha yung Lord sa top lane din sa kanila sasabayan. Yes. So again, things are looking really good sa side ng Sway Execution Parishers dito. Plus, yung mga minions nila dito ay talagang, ano na, big boys buff na. Up na, oh. Buff up na. So, ayaw mo namang sayangin yung mga skills mo dyan sa mga minions na yan, pare ko. Suwa Execration Punishers, looking really well. Gusto nila sila pa rin ang top dogs. Oo, pero siyempre si Yako di ba patalo? Meron siyang, nakakuha siya ng potion. So, what? Sobrang bilis na lang talagang mag-melt ng Lord ngayon, mga kaibigan. Oh, Lord 2 pala yan! Sige, meron akong Super Saiyan. Okay. Umutuwa pa yung Iron Hook para kay Zapnu, pero hindi siya mauhuli ng nice control again. Ito yung Time's Journey. Zapnu mukhang makakulong naman ng isa pa. Pero si Chakmo mawawala dito, pero still, May, ladies and gentlemen, getting all the shields na meron dito sa side ng Sina Ultra Warriors. Yun na ang agad na mga gawa ni Eson, pero mukhang tapos na as Suwa Execration Punishers. Sila pa rin ang number one dito sa standings ng The Nationals. At hindi na nila kailangan ng Lord Tol. Pinang-jebate lang pala yun. Jebated lang, guys. Jebated lang pala. Alam nila na po-position doon at kiko-contest nila yung Lord, but that gave them a lot of opening to transition into a different lane. Wow. At hindi ready yung Signal Ultra Warriors sa ganong klaseng approach. Ang ganda ng ginawa ng Suwa Execution Punisher. Tama nga, Kuya Tads. Wow. And also Chakmo. Grabe. With that Minowan Fury. Minowan Fury. Binate out niya yung Time's Journey ng Diggy.